Ay mga kasamay, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasamay. At syempre, advance Merry Christmas and Happy New Year po. Ang ating tatalakay ngayong umaga ay napakaganda ito mga kasamay. At makinig kayo mga kababaihan sa ating topic ngayong umaga. Ano ang tatlong ayaw ng isang lalaki sa isang babae kapag ito ang ginagawa sa kanila ng mga kababaihan? Ayan, makinig kayo mga kababaihan. Ang una natin na ayaw nila mga kasawi is hindi ka marunong makinig. For example mga kasawi, ang inyong jowa or inyong asawa, ayan. Kapag once na ito ay nagkikwento sa inyo mga kasawi ng mga buhay-buhay or nag-share sa inyo ng mga bagay-bagay, is kailangan kayong makinig kasi gusto ng mga kalalakihan na nakikinig kayo sa kanila kung ano man yung kinikwento nila sa inyo. Kasi ang mga lalaki kasi mas nagigilo sila sa mga babae na yung atensyon ng isang babae sa kanila lang. Yung kapag kawan sa nagkikwento sila is talagang alam mo yung affection mo para sa kanya na talagang halina ka para sa kanya. Kasi ang mga lalaki is ayaw talaga sa isang babae na nagkikwento ito na mga bagay-bagay tapos ikaw naman is binabaliwala mo ito. Ayaw ng mga kalalakihan yon, mga kababaihan. Kaya kayo mga babae, kapag once na nagkwento sa inyo ang mga kalalakihan or jowa ninyo, ay talagang makinig kayo, marunong kayo, makontento na sa kanila lang yung attention ninyo. Kapag ka nagkwento ito, is kailangan yung pakinggan para at least matuwa naman ang mga kalalakihan kapag ka ito yung ginawa ninyo para sa kanila. Kasi ayaw talaga nila sa isang babae na hindi ito na marunong makinig sa mga bagay na ginagawa nila or sa mga kinakwento nila mga kasali. Ayan yung ating una na ayaw ng isang lalaki. Yung pangalawa mga kasabi is makaka-relate talaga ang mga babae at kalalakihan dito. Yung hindi kayo nagpapasakop sa desisyon niya. Alam niyo ba ang mga kalalakihan kapag syempre kayo ay niyaya nito for example. Tapos kayo mga babae is ayaw na ayaw niyo doon. Kapag kaniyaya kayo ng kalalaki na pwede tayong pumunta doon sa lugar na yon. Tapos ikaw naman na babae, ayaw ko. Yung papilit ka masyado. Syempre, ang mga kalalakihan is mabilis ito magalit or naiinis sa inyong mga kababaihan kapag ka ito yung ginawa nyo. Syempre, ang mga lalaki kasi kailangan nagpapasakop kayo para sa kanila. Kasi ang lalaki, na-appreciate nila yun kapag ka once na yung go lang kayo ng go sa gusto nila. Ganun yun mga kasabi. Siyempre may mga babae din naman talaga kasi na kahit na anong desisyon ng isang lalaki is hindi ito nagpapa-under. Kasi gusto nila, ini-insist din nila yung gusto talaga nila kasi ayaw nila na magpapasakop sa mga kalalakihan. Kaya kayo mga babae, kapag ganito, kailangan sundin ninyo naman ang mga kalalakihan para at least mas maganda ang inyong pagsasama mga kasabi. Kasi ang mga lalaki, kapag ka hindi ito nasusunod palagi sa kanyang desisyon at kayo ay talagang palagi kayo magde-debate, palagi kayo mag-aaway at higit sa lahat, maiinis sa inyo ang mga kalalakihan at talagang hahantong ito sa pag-aaway. At bandang huli is baka magkaroon pa kayo ng paghihiwalay mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na ayaw ng mga kalalakihan sa isang babae. Ang pangatlo natin mga kasabi, worst to worst ito, syempre alam ko na ito talaga ang pinakaayaw ng isang lalaki sa isang babae. Yung sinisigawan sila sa maraming tao. Yan mga kasabi. Syempre sino ba yung mga kalalakihan na hindi maiinis sa isang babae lalo kapag ka ito ay sigaw ng sigaw sa maraming tao. For example, nagdidebate sila na mag-asawa or mag-jowa. Tapos ang babae, sobrang galit niya. Hindi niya na makontrol ang kanyang nararamdaman. Na sobrang galit nito ay talagang sisigawan at tatalakan niya ang kanyang asawa or jowa. Ang ending mga kasawi is talagang maiinis ng bonggang-bongga ang mga kalalakihan. Syempre napahiya sila. Kumbaga in short, yung kanilang ego ay mapapahiya. Syempre ayaw na mga kalalakihan kasi talaga sa lahat yung sinisigawan sila sa maraming tao. Pwede nyo silang pagsabihan kapag kawala ng tao mga kasawi or kayong dalawa lamang. Syempre mga kasawi, ang mga kalalakihan kasi is ayaw talaga nila na ganito yung ginagawa ng mga kababaihan. Kaya mga girls, lagi nyo tatandaan kahit galit na kayo sa inyong asawa or jowa,
timplahan nyo lang yung sarili nyo, kontrolin nyo lang ito pagdating nyo sa bahay bago nyo sila tatalakan or sisigawan, at least walang nakakarinig or walang nakakita na ibang tao, para iwas na rin na magkakagulo kayo na mag-asawa or mag-jowa, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na ayaw ng mga kalalakyan. At syempre, like ko naman sinasabi na iba't iba naman ang katangian, na iba't iba naman ang mga lalaki. Pero sa ganitong sitwasyon, sino pa yung lalaki na gustong sigawan sa maraming tao? Lahat talaga is madi-discourage kapag ganito ang mga babae na ginagawa sa kanila ng lalaki. Isang lala. Siyempre, ayan yung ating pangatlo, mga kasawi, na ayaw ng mga lalaki na ganito ang ginagawa sa kanila ng mga kababaihan. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Syempre, sa lahat ng mga nakakaranas ng ganito, na sinisigawan, ayan, yung talak ng talak, yung hindi nagpapasakop sa kanila. Asa, yung 1, 2, 3 na yun, mga kasawi. Kapag ka ito yung ginawa nyo sa mga kalalakihan, alam nyo ba na mas mabilis uminit ang ulo ng isang lalaki, kasi parang feeling nila is hindi kayo nagpapa-under sa kanila or nagpapasakop. Diba, sabi nga nila, ang lalaki is okay lang na maging under nila ang isang babae. Pero yung babae is para ang pangit tingnan kapag kayo na-under nila yung mga kalalakihan. Pero syempre, lagi niyang tatandaan, hindi naman nakakababa ng moral sa isang lalaki kapag ka nagpapasangkop ito sa isang babae. Kasi ang tawag dun is respeto, at higit sa lahat is nagsusundanan kayong dalawa para maging maganda ang inyong relasyon. Siyempre, sa ganitong sitwasyon, mga kababaihan, lagi niyang tatandaan, is lumagay kayo sa lugar na tama, at wag na wag yung sisigawan ang inyong mga asawa, magpapasakop kayo. Kasi alam mo kung bakit, mga kasawi, isa yan sa mga katangian na mas na-appreciate ng mga kalalakihan kapag ka ganito yung ginagawa nyo para sa kanila. Kasi napakaganda yon, at is magiging maganda ang pagsasama ninyo na mag-asawa or mag-jowa kapag ka ganito yung inyong ginawa sa isang lalaki. Wala namang masama kung gagawin niyo ito. Kung ikagaganda ng inyong relasyon, why not go? Kasi para sa akin, ang pananaw ko, kung hindi naman nakakasama sa inyo, nasundin niyo ito yung kagustuhan ng mga lalaki, is walang problema. Kasi nga, mas magpapahaba ito ng inyong relasyon na pagsasama, at ikakaganda ito. At syempre, lang po yung aking advice, mga kasami. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayong mag-subscribe, pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Mahal kayo na inyong advisor. Bye, mga kasawi!